for us to be able to receive the greatest miracle in your journey, especially ngayong 2023, be ready to receive your miracle. In verse 51, ang sabi doon ng Panginoon, "What do you want me to do for you?" Ang sabi ni Bartimaeus, "Rabbi, I want to see." Sino po naniniwala ngayong 2023, simula pa lang ng taon, pwede ka nang paranasin ng Diyos ng himala sa buhay mo? Ngayong araw na ito, pwedeng ang Diyos ay magpadala ng isang himala sa buhay mo. At sino po naniniwala ngayong simula pa lang ng 2023, pwede ka nang makaranas ng himala para sa pamilya mo? At ngayong 2023, simula pa lang, pwede ka nang makaranas ng himala para sa kabuhayan mo. Alam niyo po, ito yung pinakita rito sa atin ng Panginoon. Yung readiness mo to receive your miracle will determine para doon sa darating na miracle sa journey mo ngayong 2023. Yung kahandaan mo, handa ka ba na tanggapin ang miracle ng Panginoon ngayong 2023 sa journey mo? Si Bartimaeus, alam na alam niya, siguradong sigurado siya sa hihingin niya sa Panginoon. Bago pa siya tumayo, alam na niya na pag siya'y nasa harap na ng Panginoon, ang hihingin niya sa Panginoon, makakita siya. What does it mean? This morning, sa unang araw ng 2023, anong gusto mong hingin sa Panginoon? Sino rito merong gustong hingin sa Panginoon? Yung gusto mo talaga sa Panginoon, na alam mong pagka ikaw lang hindi mo kaya, pero ang Panginoon, alam mo, kayang-kaya niyang gawin. Sabi doon sa ating kinanta, ang Panginoon, siya yung greatest healer ng ating buhay. Hindi lang greatest healer ng ating karamdamang physical, maging greatest healer ng ating financial status, yung sakit sa ating financial, yung sakit sa ating relasyon, yung sakit sa ating pamilya, yung sakit sa lahat ng areas ng buhay natin. God is the greatest healer at walang imposible sa Diyos. Alam niyo po, this 2023, sa unang araw pa lang, anong himala ang gusto mong ibigay ng Diyos sa pamilya mo? This 2023, simula pa lang ng taong ito, anong himala ng Diyos ang gusto mong ibigay para sa kabuhayan mo? And this 2023, simula pa lang ng taon, anong gusto mong ibigay na himala ng Diyos para sa karir mo, para sa pangarap mo? This morning, isa sa mga pinakamagandang tanong na pwede mong tanggapin sa buhay mo, anong gusto mong ibigay na himala ng Diyos sa iyo ngayon? Maniwala ka, hindi aksidente na naririto ka ngayon sa physical service. Hindi aksidente na naririto ka ngayon sa online service. Bago ka pa dumating dito sa lugar na ito, bago ka pa naka-tune in dito sa online service, alam na ng Diyos kung ano yung kailangan mo. At maniwala ka, kasama ka sa gustong-gustong tanungin ng Diyos this morning. Na anak, anong himala ang gusto mong ibigay ko para sa iyo? Na anak,
anong himala ang gusto mong ibigay ko para sa pamilya mo? At kasama sa gustong itanong ng Diyos sa iyo this morning, anak, anong gusto mong gawin ko? Anong gusto mong ibigay ko para sa pangarap mo, para sa karir mo? Church, naniniwala po ako. Simula pa lang ng taon, gusto nang i-assure ng Diyos ang bawat isa sa atin na lahat ng akala mo imposible na nung nakaraang taon, kaya palang gawin ng Diyos na posible ngayon. Yung akala mo na imposible na maaabot mo yung mga pangarap mo, posible pa pala. Yung akala mo na imposible na nagiginhawa pa kayo ng pamilya mo, posible pa pala. Yung akala mo na hindi na maaayos yung lahat ng dapat maayos sa journey mo, posible pa pala. At yung akala mo na hindi mo na matutupad-tupad na pangarap para sa pamilya mo, matutupad mo pa pala. This morning, maniwala ka, gaya ni Bartimaeus, ito rin yung gustong itanong ng Diyos sa iyo. Anong gusto mong gawin ko? Anong gusto mong ibigay ko para sa iyo? Church, as we start itong taon na ito, isa sa mga pinakamagandang pwede nating gawing pasimula, yung pagpapakita na handa na tayong tumanggap ng himala mula sa Panginoon.